tila may sariling mundo ang Creamline Cool Smashers dahil sa likod ng nagaganap na recruitment war sa ibang mga koponan ay tahimik at may trip to Dubai pa ang koponan. Creamline, chillin sa bakasyon bago sumabak sa PVL. Beach Volley Trio si Cici Rondina, Bernadette Pons at Jovelyn Gonzaga, balik indoor volleyball na nga ba? Pero bago yan mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Lumipad na nga patungong Dubai ang All Filipino Conference Champions ng Creamline para sa kanilang well-deserved vacation. Ito nga ang kanilang selebrasyon para sa tropeyo ng All Filipino Conference na medyo na-postpone nga dahil ang kanilang core players ay nababilang sa 2023 SEA Games lineup ng Pilipinas. Todo biyahe nga rin ang koponan dahil lumipad ang Creamline sa Cambodia para suportahan ang Philippine team. At nito lang May 18 ay lumipad naman ang koponan sa Dubai, UAE para sa kanilang bakasyon. Ilang linggo nga ito bago pumalo ang PVL sa unofficial opening date ng Invitational Conference ngayong June 6. Kaya naman baka ilang araw na lang ang maging ensayo ng koponan. Pero no problem para sa defending champs dahil same team pa rin naman ang kanilang ibabandera. Yun din talaga ang advantage ng koponan na may chemistry at no doubt na batak ang kanilang mga players lalo na ang mga core players dahil kagagaling nga lang ng SEA Games. Kaya bonus pa nga sa kanila ang dagdag experience ng karamihan sa kanilang mga manlalaro. Pero sa likod nito ay may mabigat na problema ang koponan dahil na pang iiwanan na nga ang Creamline sa recruitment war ng ibang mga teams. Well, sila pa rin naman ang may pinakamabigat na lineup pero hindi na rin bumabata ang kanilang mga players lalo pat wala pa sa 100% si team captain Eliza Valdez. Marami na nga ang Creamline fans ang nagpaparinig sa Rebisco management na makipag-agawan rin sa UAAP Stars. Dumulas nga rin ang kanilang offer sa Ateneo superstar na si Faith Nisperos. Anyway, wala mang UAAP star ay may bigating player pa rin ang nakukutubang mapapadpad sa Cool Smashers. Matagal na nga chismis ang pagkakadagdag ni Bernadette Pons sa lineup, particular na noong Invitational Conference 2022. At mukhang this year ay tuloy na tuloy na nga ito dahil nakarecover na sa injury si Pons at sumabak pa nga sa 2023 Southeast Asian Games. Balik peak form na nga rin itong si Pons dahil siya ang naging star player ng ating beach volleyball team. Kaya kung confirmed nga ang pagsapin nito sa Creamline ay malaking bagay ito para madepensahan ng Cool Smashers ang kanilang titulo noong 2022 Invitational Conference. Anyway, bukod kay Bernadette Pons ay matunog na nga rin sa social media ang pagbabalik indoor volleyball ng iba pa nating beach volleyball stars, lalo na ang tandem ni Cici Rondina at Jovelyn Gonzaga. Matapos ang maalat na SEA Games campaign ay oras na nga ata para sa comeback nito sa indoor volleyball. Marami na nga Choco Mucho fans ang umaasa kay Cici Rondina mula noong 2022 at napabalita na nga ito noong All Filipino Conference pa lamang. At ngayon ay kaabang-abang kung kumpirmado na nga ang pagbabalik indoor nito ngayong Invitational Conference dahil mula pandemic ay hindi pa nga ito nakakapag-indoor. Para naman kay Jovelyn Gonzaga ay rumored na nga rin ang kanyang pagbabalik sa PVL pero ang twist ay hindi na sa Philippine Army. Mukhang out na nga muna sa PVL ang Army team dahil ilan sa superstars nito ay may rumor ng lumipat sa ibang koponan. Balik signal nga ang chismis kay Jovelyn Gonzaga kaya maraming Gonzakis fans ang matutuwa. Malaking bagay nga ito para sa HD Spikers matapos ang mapait na finish ng All Filipino Conference. Anyway, bukod sa recruitment wars sa UAAP Stars ay malaki rin ang epekto kung sakaling magbabalik na nga itong mga beach volleyball trio ni Gonzaga, Rondina at Pons sa indoor volleyball. No doubt na sila nga ay ilan sa mga players na may best balance sa opensa at depensa. Swerte na lang din talaga ng mga teams na mapupuntahan ng tatlong players dahil for sure ay eager na nga ang tatlo na muling magpasabog sa indoor volleyball.